So guys, ang i-share ko sa inyo ngayon na lessons natin na pag-aaralan ay kung paano ang conjugations ni ila. So natapos tayo sa conjugations of irregular verb, conjugations of plain verbs or adjectives. So ito naman si conjugations ni ila. Si ila, siya si to be, or siya si is, are, was, at si were. Okay. Conjugations natin. So, ida, ang galing yun. Si i, ang natira. I-conjugate natin siya ngayon. Ang ginagamit dito na formula is si binida sa high formal form. So, kapag sinabi natin na ang unang conjugation niya, si imnida, yan, siya ay nagamit as I formal form or polite form. Number two, gagamitin natin siya as yeyo or si yeyo. Ito is used when a word ends in consonant. Example, I am John. Sa paggawa ng sentence, so subject, verb, object, ang gagamitin natin is OB. So, hindi ko pa na-share yun. So, magiging gamitin na sa tinas pa rin at iyo. Nanon, John, nag-last siya sa consonant. Itong word natin is nag-last sa consonant. So, pwede natin ipapasok ito. John, iyo. Ang bigkas dito is hindi A, I-A-O. Ang bigkas is A-Y-O. So, ang bigkas ninyo is I-Y-O. Para sa lang sa English, si Joel, hindi natin binabigkas as Joel. Ang bigkas natin is Joel. So, same din dito. I-A-O siya. Ang bigkas is A-Y-O. Nanon dyan, I-A-O. Nanon. Pwede rin siya dito. Chonan ang gamitin natin kasi high formal form siya. Example dito is Chonan. John, imnida. So, siya ay high formal form. Dito is polite form. Nag-last siya sa consonant. So, i-yeo. Paano naman ito? Si yeyo is used when a word ends in vowel. Example, how much is this? So halimbawa, gagamitin ko siya as how much lang. Hindi na kukunin si is this. How much or how much is this is almost the same ang tinatanong mo or ang topic mo or ang nilalaman ng tanong mo. So magiging ang how much is olma. Naglas sa bawal. Olma yeyo. Olma yeyo. Ayan. Pero pag ginamit natin sa high formal form, interrogative form siya, nagtatanong, question, so siya ay magiging binika. O yung kalimutan, kapag nagtatanong kay formal form ni Ida, is si binika. So magiging all manlika. Kasi interrogative form, ito is declarative form. Ito is may question mark, nagtatanong, so all manlika. Okay, number three. Nagamit niya is si
your form. Kung sinasabihin natin na si how much, gamitin natin si how much pa rin na olma, olmayo, pwede pa rin siya. Siya pa rin si ida. Siya pa rin si ida. Olmayo, siya ay nasa yo form. Polite form pa rin siya. Or number four, gagamitin natin siya kay ya. Ya is pinaka-low respect form. Informal form. Kung lalo na kung ang kausap ninyo o pinagtatanong ninyo is mas matanda sa inyo, so mababatukan kayo. Parang sasalin ka bastos ng taon to. So, ang sasalin natin, all ma ulit. All. How much? All maya? Pwede rin. Kung ang ikaw ay mas matanda ka kaysa sa kausap mo, pwede itong si ya. Kaya masabi ng mga Korean, mas expression nila, ya! Mahilig sila sa ano, ya! Kasi nasa informal format, ang kausap nila is pwedeng mas bata sa kanila. So, seniority sa Korea. Huwag niyong kakalimutan na pag nandun kayo is seniority palagi. Kahit papanganay ka ng isang araw, kailangan magbaw ka sa kanya dahil mas panganay. O mas bata ka, ikaw ang magbabaw sa kanya. So ito ang conjugations of ida. Kung i-elaborate pa natin ito, pag in-aral pa natin itong iba, si was, iyo soyo, ganun, inni, so marami pa siyang conjugations. Pero ito yung pinaka-basic na conjugations ni ida. So siya si is, am, are, was, well. Huwag niyong kakalimutan. Okay, so mag-subscribe palagi at mag-share. Maraming salamat.